your body will continually move, di ba? You will move like forward. So that is one application of Hi guys! Hi. Hello. Welcome to Surf Fast Learning Channel! Okay. So, as usual, ang ini-discuss po natin ngayon, probably yung mga concepts na hindi natin matatalakay for first quarter, pero tatalakayin po natin. Yung mga sinasabing video lessons kanina, dun sa group sa punyo, yun yung mga iba doon discussions natin, or ito discussions with the previous STEM, nire-record ko lang tapos, para din dun sa mga ano, ang purpose ko nang nire-record, para naman dun sa mga modular during that time, kaya nire-record ko. So this time, nire-record ko naman, para dun sa mga set 8, dahil mas nauna yung lesson ninyo kaysa sa kanila. Kaya ang nangyari, sa bawat lessons natin, si nauna kayo tapos tagasalo sila. So, last time, we discussed about the relationships between distance and a position, this position and time. I would like to ask two students to draw the graph ang given natin kahapon at the same time to identify the slope of the given time. Hindi mag-drawing ng graph. Pag-iplat ako ng graph sa board. Huh? Yes. Hindi naman siya James, okay. Tapos, sino yung unang kukuha na okay na rin dalawa? Kayo nung dalawa? Isang, siguro isang graph na lang. Isang graph na lang. Oppo You can write the coordinates, halimbawa 2 and 3. Yung mga points, pakilagay dyan sa line ninyo. Nasaan dyan yung... Coordinates. Tama yun at
then pakilagay dun sa taas, D in meters, tapos dito naman sa kabila, D in seconds. D, tapos close and open brackets meters. M na lang. Okay, next, ay kukunin nyo na yung rise and run with a given time, letter A. Ano yung, pakilagay mo na yung given natin. A, yung sasagutan ni James. And B. Okay. Yun na ngayon yung hanap nito. Okay, Clyde, can you explain to us, especially sa mga set A, paano mo nakuha yung 9 and 6 and 3 house? Pinag ko lang po yung graph po yung given na time, which is for 4 seconds and 10 seconds. Yung given po na time, may corresponding po na position sa table, which is yung 6 meters at 15 meters. Kaya po pag minrap po siya, may nakukuha po tayo na intersect na po pag muli niya. Which is, kung po madi-determine yung right and run ako doon. Okay. James? Nakuha natin yung free half kasi katulad na sinabi ni Clyde, nag-draft tayo dito, pinag natin yung letter B. Makikita natin ang given time is 4 seconds and 12 seconds. Tapos, i-grab natin siya dito. Ibale, ang magiging rise natin, ay magsisimula tayo dito sa 4, dito sa tundok na to. Then, mag-rise tayo hanggang umabot ng 18, dahil ang 18 ay tatapos sa 12. And then, i-connect natin sila, patulad ng ginawa ni Clyde, at mahalalaman natin na ang rise is 12. Dahil binilang natin sila sumula sa 4, is 3, 6, 9, 12. Ayan. Tama ba? Ayan, tama. Binilang natin simula sa 4 is 3, 6, 9, 12. Kaya nakuha natin yung rise na 12. Then, makukuha natin yung rise kasi binilang natin ang agwat ng 4 hanggang sa 12, which is 6. And then, kung isasolve natin siya using the so far wala na rise over rise, makikita natin ang 12 is 8. Pwede pa siya ilaw yung term, di ba? Kaya ang sagot niyan is 3 na. Alright. Meron pa bang nais ma-demonstrate kung paano nakuha yung rise of run? So, you will just write
up. Kasi nga yun, rise it. You can just count the number of units, how will you rise up for your rise. So, yung units natin nakadepende dito sa mga coordinates natin. And then, same going, how many units you will run for yung sa point kung saan yung given time. Random. Okay? So, I think kay Papalo, you have already that idea and ready the slope kasi tinuturo na lang siya. So at this point, you will proceed with kinematics pa rin, pero we will discuss acceleration. Any idea about acceleration? Dito tayo sa kabilang hall. Any idea about acceleration? Acceleration is basically defined as what? Basically defined as the rate of change. The rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Acceleration. Initially moving.
talagang tingin lagi para masanay rin kayong may conversion. 60 kilometers per minute. Per minute. For you, pala. After 40 minutes, after 40 minutes, it was moving. It was moving 80 kilometers per minute. What is the acceleration? Okay, 60 kilometers per minute times for every 1 kilometers by using factor label method. 1 kilometer is 1,000 meters times for every 1 minute 60 seconds. So 60 times 1,000 is 60,000 divided by 60. That is 1,000. Do you agree with Eliana? Yes. Next, time, which is 40 minutes. Convert it into seconds. 40 minutes.
nakakawan ni Steve Echo. Para mapansin mo yung pag-inig. Dito nila kayo po na pinagawa pa ng hotel. Pwede ka kayo ito dapat. Okay, 40 minutes for every 1 minute is 60 seconds. Simply 40 times 60 equals 2,400 seconds. And lastly, 80 kilometers per minute. We will convert. Paulet? Si... Sino to? Gato. 80 kilometers per minute. Ano yun? 1.33? Pakilagyan ng point, baka magkamali. Ay, mga hindi ko sila. Ayan. So, by using factor label method again, you have your conversion factor is for every 1 kilometer to cancel the kilometers. 1 kilometer is 1,000 meters times 1 minute. Again, bakit nandito yung kilometer? Kasi you are aiming to cancel down the unit measure of kilometer here. That's why, sa paglagay mo ng conversion factor, kung kailan ka pwede mag-cancel out this way during kapag ka-definition. Same to it, unit. Para mag-cancel out yung unit measure. And then, by simply multiplication and division, 80 times 1,000 is 80,000 divided by 16 is 1,333.33 meters per second. And therefore,
your acceleration now was to Vf minus Vi over T. At sino yung magsasubstitute? Sino yung magsasubstitute? Ha? Si ano, sino? Maximize mo yung ano, baka hindi kumasya. Paki-explain paano nangyari yan. Kasi kung final velocity sa initial ano po, minus po sa final velocity 333 po. Tapos minus, ay dinivide po na sa time po, tapos delta po yung time. Okay, pwede mo pang i-route off yan. Magiging 0.14, pwede pang gawin mo yung 0.14 meters per second. Two decimal place. 0.14. Or, ilagyan mo na ang or sa ilalim. Or, ilagyan pa talaga ng or. Meters per second squared. Okay? Questions? Kuhaan yung basset, eh. Kunwari line. Okay. So, that is in kinematics. Pero, si Isaac Newton, di ba si Isaac Newton, si Isaac Newton, na-formulate po siya na wala si Isaac Newton yung pinagin ng college. Na-formulate po siya ng laws of motion. Ano ba yung mga laws of motion na pinormulate ni Isaac Newton? Initially, law of inertia, law of acceleration, and law of interaction. Ang pag-uusapan po natin this time, in connection with this acceleration sa kinematics, ay acceleration pa rin yun naman sa laws of motion na trinitate ni Isaac Newton. Pwede ko lang kurahin ito, no? Pwede ka? Yung acceleration naman to. Sabi kasi ni Isaac Newton sa kanyang laws of motion, sa law of inertia, a body at rest will remain at rest if unless there is no internal force upon it. Halimbawa, itong calculator. The calculator will not move unless there's an internal force, external force that upon it. That is law of inertia. Pero isang ano lang yung scenario na nai-apply yung law of inertia. Another application of law of inertia daw, kapag nakasakay sa sakyan sa terra, daw mayayaman yung terra, nakasakay sa terra, nakasakay kayo sa kotse, sa team, sa tricycle. Suddenly, stop. What will happen to your body when your transportation suddenly stops? Okay, will continue, your body will continually move, di ba? You will move forward. So that is one application of law of inertia. Pero ang pinag-uusapan naman sa second law is the relationship between
acceleration, force, F, mass. Yun naman po yun. Nasabi ni Isaac Newton, si acceleration daw, directly proportional to force and inversely proportional to mass. Ano bang ibig sabihin niyan? Ano bang ibig sabihin niya ng directly proportional to force and inversely proportional to mass? Ito ay second law of Newton. Meaning, accelerated, yung isang bagay ng moving body or usually moving body upon kung gano'ng malakas yung force na in-apply sa isang moving body. Pero, yung acceleration affected with the mass. Si, halimbawa, si Chubby at saka si Chubby lang, para hindi masyadong harsh. Si Chubby at saka si Skinny din para hindi masyadong harsh. Si Chubby at saka si Skinny, nag-contest sila ng takbuhan, makikip ng fourth floor. Of course, magkaiba yung kanilang acceleration. Why? Si Chubby, si Chubby, ay maapektuhan yung kanyang acceleration with yung mass niya, yung kanyang mass. However, si Skinny naman, probably, dahil lang yung kanyang katawan, yung body niya, probably, mabili siya makapakyat sa fourth floor. Alright? So, ito yung sinasabi ni Isaac Newton na acceleration is directly proportional to force. But then, that acceleration, depending on the force of life or the certain body which is moving, is affected by mass. That's why acceleration is inversely proportional to mass. So, ano ba yung example natin dito? Ano ba yung mga pwedeng example natin dito? So, itong acceleration, halimbawa, yung example ko dito is of course, ito ay ang unit measure pa rin is meters per second squared. Ang force is Newton. Ang mass naman ay gram. Kilogram rather. That's another unit measure from SI. So, meron tayo conversion factor po dito for the unit measure of force. Ang unit measure kasi ng force is Newton. Ang conversion factor natin dito for the unit measure of force, for every 1 Newton, is equal to 1 kilogram dot meters per second squared. So therefore, we have also talked about tatlong quantities na yung kaderay ng isini by triangle method na A is equal to F over M. Kapag si F, simply mass times acceleration. Kapag si M, that is F over A. Kapag si A, F over A. But then, itong pinag-usapan natin acceleration dito ni Isaac Newton ay ano ba? Ito pala, itong force dito, kapag itong force ang gamit, this is horizontal force. Horizontal force. Meaning, probably, moving body on horizontal plane. What if vertical plane na pinag-usapan ko natin? Ano na yung magiging force niya? Pag vertical plane, diba?
vertical motion ang magiging force na dito sa base of the second row motion. F is equals to M times G. Ibig sabihin, affected na lang acceleration due to gravity. Yung acceleration niya is acceleration due to gravity na may value. Yung G ay may value na constant na 9.8 meters per second square. Okay? Kapag vertical, halimbawa yung chop ng ulo, ano yung kanyang force? So simply, alamin yung mass ng chop times acceleration due to gravity. That is already the force. Dito, paano ba? Halimbawa, you want to determine the force of a certain body. Halimbawa, ako tumatakbo. Paano mo malalaman yung bilis ng takbo ko? Yung pwersa pala. Paano kung malalaman yung pwersa ng takbo ko? Or yung pwersa ko itself. So simply, F by mass times my acceleration as well. So dapat determine yung acceleration. Pag pinag-usapan natin yung acceleration, babalik ulit tayo dun sa V over T. Yung kanina sa kanyang. Okay? Next, ano oras na? Meron pa tayong dalawang concept to discuss. Wala naman akong hinihingi. Impulse and momentum. The concept of impulse and momentum is taken as well from Newton's laws of motion. So, paano nangyari yun? Mula dun sa A is equals to F over M. And then, as well as taken as well dun sa, I don't know kung naalala din pa sa grade 10 or grade 9 ba yun, yung uniformly accelerated motion equations. You have four equations there. At ang isang equation doon is V is equals to VI, V is equals to VI plus AT plus A times time. Isa ito sa mga equation ng uniformly accelerated motion sa kinematics. So VI is initial velocity of course. And then, itong A, papalitan lang natin, kopya yung VI, plus ang A, papalitan lang natin ito para maging makuha ka natin itong impulse and momentum. So, yung A, instead of A, you will now have here, F over M times time. Okay? So, this is now your V. Now, by manipulation, for example, may manipulations and wala tayong, let us say, walang initial velocity. Isa lang yung given initial velocity. Isa lang yung velocity given. So, to manipulate this, you simply multiply by M, both sides. M, cancel out yan. So, you have now M times V is equals to F times T. Itong MV is equals to F times T is actually your impulse. Impulse. Ito na ay impulse. Yung impulse refers to the change of momentum. Ito kasi, ito ay tumutukoy sa change of momentum. Ano naman yung momentum? Momentum has a Greek symbol na to, ay rock, yata ay itong rock, when I'm mistaken, tawag sa symbol is rock, is mathematically expressed as M times V. So by concept, momentum is
ito mathematical express by rho, which is equals to m times e, where m is mass of the body moving. Of course, ang pinag-usapan pa rin natin dito, moving body. B is velocity. Ito naman ay momentum. Okay? And then, yung impulse nga. Yung impulse is represented by Ft. Ayan, ito yan kanina. Ayan. Which is the change of momentum, meaning the change of momentum is mathematically expressed as delta m delta d. Okay? Mass times the change of velocity, or sometimes represented as mass times v lang. So this is your impulse. So mayroon ako dito isang example, calculate the momentum. Actually, hindi nga siya impulse, mali yung tanong ko.
dapat ang tinatanong ko dyan yung time. Kasi kung ito na yung impulse niya, kasabsusunod lang natin dito, air is 4 newtons times speed. Direct muna natin para mas direct muna natin. Kailangan may ilabas si T. So simply divide by F. Di ba? By F. Para makansend out to. So T is equals to FT over F. Ang kailangan lumabas na unit measure dito ay ano? S dapat. So mas ang ano natin is 8. Di ba 8 naman talaga yan? 8 kilograms dot meters per second. Ang force natin is 4 newtons. 4, pwede natin i-convert yung newton dito as 4 kilograms dot meters per second squared. Cancel yan. Since squared yan, ibig sabihin yung may natinapod isang S. Diba kasi accelerating kasi ito eh. Meters per second. Squared. Dito isa lang, makakancel up lang natin yung isa. So, 8 divided 4, your T, your time, is equal to 2 seconds. Hindi nga siya pala impulse time. Ano yung tanong? Hindi siya impulse time. Time pa lang niya. Ito pala yung tanong. Okay, last na lang. Kaya mo ba? Work. Oh, yeah. Work and energy na lang. Work and power. Uray ko na. Madali lang ito. 1 newton. Let's talk about the board and energy. Narinig po tayo ako sa energy, work and power lang tayo. Yan ako na. Work is the amount of energy by the force through distance in the direction of force. Mathematical expressions. F times E. Of course, yung F is force. Ang E is distance. Ito, may mga conditions dito sa work. Kapag horizontal work, you will use this. Kapag ginagamit mo ito, kapag horizontal work. Ibig sabihin, halimbawa, pinush ko itong table, ang work mong gagamitin is force times distance. Horizontal. Kapag vertical naman ang work mo, ang gagamitin mong work is weight times height. Weight for MGH, yung potential energy. Ito ay mass, acceleration due to gravity. Ito kasing MG is equals to weight. MGH, ito naman is height. So, mass, acceleration due to gravity. And height, ito ay weight. Okay, kapag ito ay vertical work done. Vertical work done. Now, what if walang direction? Walang direction yung work. Kapag walang, ano, walang identified direction, yung work is equal to F cosine
theta times its distance. Okay? F cosine theta times its distance. Huh? After yung pinaka-basic na nga lang hiningay ko sa inyo. However, power naman is the amount of work per unit time. The amount of work per unit time, mathematically expressed as T equals to work over T. Amount of work per unit time. This is work and this is time. Measured in watts. So ito, kayo nang mahala. What? A work? A 60 kilogram power. A 60 kilogram man runs up a stair. Ten meters in two minutes. Gawin na natin 5 seconds. Para wala naman. Conversion. So, A. What is its work done? D, what power has he developed? So, apply ng ito at saka thank you.